First week of the month of December, na-transfer ako ng job site. Another challenge at mga adjustments para sa aking bagong trabaho. Bagong boss, bagong mga katrabaho, bagong mga kaibigan. Masakit at malungkot na malayo ako kay Paolo. Wala din naman akong magawa dahil policy yun ng company. Dumating na pala yung gate pass ko para dun sa job site. Magkikita daw kami ni Sir dun sa job site bukas. Sabi ko kay Paolo, lilipat ka ng staff house part? Ang reply naman niya, oo. Salamat sa attention at oras na binigay mo sa akin. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya na nakilala kita at dumating ka sa buhay ko. Kung gaano ako kasaya tuwing magkasama tayo. Salamat sa lahat ng pagpapakita mo ng concern at saka care sa akin. Naramdaman ko naman yun eh. Sorry nga pala kung may mga bagay na hindi magandang nagawa ko sa'yo. At yung mga bagay na ayaw mo, basta lagi mong tandaan, special ka sa akin. At higit sa lahat, pasensya ka na kung itinuring kita na o minahal sa higit sa kaibigan. Masakit man na magkalayo tayo, wala akong magagawa eh. Pero ang alaala mo ay mananatili dito sa isipan ko at sa puso ko. Ang dagdag ko pa, huwag kang mag-alala, magkikita pa tayo. Ibang site ka lang naman nalipat eh. Nandito ka pa rin. Magkasama pa rin tayo sa bansang ito. Magkikita pa rin naman tayo. Salamat pala sa pag-aalala sa akin. At sa lahat-lahat. Ang reply naman niya. Sabi ko naman, salamat din na hinayaan mo ako na alagaan ka at mahalin ka ng higit pa sa kaibigan. Sa mga pangunawa mo sa akin, ang sabi ko. Pagkatapos nun, isang malaking thumbs up ang nireply niya. Noong sumunod na araw, nagumpisa na ako sa duty sa bago kong job site. Pero pansamantala, doon pa ako natutulog sa kanilang staff house kasama si Paolo. Nang ma-confirm na kailangan ko na mag-transfer ng staff house, minessage ko ulit si Paolo. Talagang ililipat na ako ng staff house. Nag-reply naman siya na, ganun ba? Paano yan? Wala nang mag-aalaga sa akin. Ang sabi niya. Ang sabi ko naman, wala kasi mag-ahatid sa akin dyan sa staff house nyo dyan para pagkatapos kong mag-overtime eh. Mamimiss kita. Pero nga, hindi na kita maalagaan. Hindi na kita may pagsasaing. Hindi ko na may hahanda ang baon mo. Sabi ko. Sagot naman niya, okay lang. Kakayanin ko naman eh. Tapos nag-reply ako na kakayanin ko din na hindi kita makasama. Darating din ang araw na muli tayo magkakasama. Ang sabi ko, mga isang linggo pa na doon pa rin ako umuwi sa staff house nila. At sa mga natirang araw na magkasama kami, ipinakita ko sa kanya ang pag-aalaga. Tulad ng pinagluluto ko siya at tinahanda ko rin ang mga gamit niyang dadalhin bago siya pumunta ng trabaho pagkagising ko. Pagkatapos, pag okay na lahat, gigisingin ko na siya. Isang gabi na hindi siya nag-overtime, nag-grocery siya. Pagdating ko ng gabi yun, sinabihan niya ako na may binili ako ng ulam dyan.
Iluluto ko sana pero sabi ni Ryan, tsaka na lang. Dahil magluluto siya ng ibang ulam. Pero magluto ka na rin para may makain ka. Bigyan mo na lang ako. Pero itago mo sa kanya, baka pag nakita niya hindi na siya magbigay. Ang sabi nito. Umupo ako sa tabi niya, hinakbayan siya at sinabihan na salamat sa lahat ha. Sana pagdating ng araw, kahit na magkalayo tayo, maibigay mo pa rin ang atensyon at oras na binibigay mo sa akin. Sabi ko, oo naman, walang magbabago. Ang sagot niya, baka naman pag wala na ako dito, si Ryan na ang gagawa ng mga yun para sa'yo. Tapos, baliwalain mo na ako. Tapos, sa kanya mo na ibuhos ang atensyon mo. Ang sabi ko sa kanya, ano ka ba? Kung ano-ano mga iniisip mo, hindi mangyayari yun. Ako at ikaw lang ang gagawa nun. Ayaw kong ipagawa yun sa kanya. At kung sakali man na malipat ako dun sa titirhan mo, gagawin mo ulit yun sa akin. Ang sagot niya, siyempre naman, gagawin ko pa rin yun para sa'yo. Bakit ba ganun? Lahat na lang ng tao na nagpapasaya sa akin nawawala. Noon si Jay, yung dating lalaki na minahal ko rin. Tapos ngayon, ikaw naman. Wala ba akong karapatan na maging masaya? Ang sagot ko sa kanya. Hindi naman ako mawawala sa'yo. Malilipat ka lang naman ng tirahan. Pero magkikita pa rin tayo. Lilipat din ako doon. Ang sagot niya. Pagkatapos ng isang linggo, na-transfer na nga ako. Pero makalipas ang 3 buwan, nagkasama muli kami. Kasi naalipat din siya ng job site at ng tirahan. Doon sa tirahan ko. At muli, kung ano ang setup namin dati, ganun pa rin. Mas lalo pa kami nagkalapit dahil magkasama na kami sa bahay at saka sa trabaho. Hindi lang sa pagkain kami magka-share. Kasi magkasama na nga kami ng kwarto. Parang mag-asawa na kami kasi minsan siya na ang nagluluto ng pagkain namin. Kung siya ang naon ng magising. Kung ako naman, ako ang nagluluto at kung minsan, magkasama kami, nagtutulungan kami sa pagluto. Pagkising sa umaga, inahanda ako ang baunan niya. Inahanda ang mga gamit niya na dadalhin sa trabaho. Tapos igisingin ko na pag nakaprepare na lahat. Inahanda ako rin ang tuwalya at saka ang susuotin niya. Ako din ang naglalaban ng mga damit namin. Naalala ko nga, minsan pagkatapos niyang makipag-usap sa girlfriend niya sa cellphone, naglambing ako sa kanya. Napansin ko na bumubukol yung harapan niya. Hinawakan ko yun. Yun ang unang pagkakataon na may nangyari sa amin. At nasundan pa yun ng maraming beses. Doon din sa bagong tirahan namin. Doon, higit pa sa yakap at halikan ng nagawa namin. Lalo na kapag kaming dalawa lang. Naging routine namin yun. Basta walang tao sa paligid namin. Dumating ang November 2019 nang umuwi ako ng Pilipinas. Hindi na ako nakabalik pero may communication pa rin kami
At hanggang sa nagkaroon siya ng mga girlfriends. At naging friend ko rin ng mga girlfriend niya. Pero dumalang na lang kaming mag-chat dahil baka mabasa ng girlfriend niya ang mga chat namin. September 2022, umuwi na rin siya dito sa Pilipinas. Pagkatapos, noong nakaraang May 2023, ikinasal na siya. Ganun pa rin. Minsan nagchat pa rin kami sa bago niyang Facebook account. Mag-friends din kami sa Facebook ng asawa niya at kapatid. Pero na-miss ko pa rin ang mga time na magkasama kami. Yung sabay kaming kumain, ang paglalambing ko sa kanya. Na-approve ko ang loyalty niya bilang kaibigan at pagpapakita ng care at concern sa akin. Kahit pa na alam niya na more than friends ang feeling ko sa kanya, inunawa niya ako. Tinanggap ako bilang kaibigan niya. At higit sa lahat, hindi siya nag-take advantage sa akin. Ayaw niyang binibilan ko siya o binibigyan ng kung ano-ano galing sa sahod ko. Nagagalit siya pag ginagawa ko yun. Sabi niya sa akin, "Huwag ka na magbigay sa akin. Huwag mo na akong bigyan ng galing sa gastos mo. Huli na to, ha. Ayokong gumagastos ka pa. Maliit lang yung sahod mo. Kulang pa yan sa panggastos mo. Huwag ka na magbigay sa susunod. Hindi ko na yan tatanggapin." Yan lagi ang sinasabi niya. Noong bago siya sa abroad, umihingi siya lagi sa akin ng pagkain. Binibigyan ko naman. Pero nung siya naman ang nakaangat, ako naman na ang binibigyan niya. At kahit minsan, hindi niya ako pinagdamutan. Nagsishare siya sa akin. Bihira ang mga kaibigan na kagaya niya. Sa kasalukuyan, nandito ako sa Laguna nagtatrabaho bilang office staff. Si Paolo naman nandoon sa probinsya nila sa Misamis Oriental. Buntis na ang asawa niya. Minsan nagchat pa rin kami at ng asawa niya. Iniimbita na nga nila ako na maging ninong at pinagbabakasyon nila ako doon. Sana nga makapasyal ako doon para muli ko siyang makita. Sana po na-inspire kayo sa kwento ko. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagbasa sa akin sulat. Nagmamahal, Melchor.